Okay guys, so ito ay tip penalty or final sentence, no? Ay usapang true story tayo. Ikikwento ko lamang sa inyo itong huling na kasuhan ng pagnanakaw or shoplifting. So, na may arong amount na 1,200 pesos. So, isasummary ko sa inyo ang kwento ni, sabihin natin sa pangalang Jocelyn. O kung ano man ang pangalan. Tago na natin sa pangalan Jocelyn. Ay ito nga, ay nahuli siya, na-inquest, at napulong. Okay? At nakalaya. Ayan yung huling video ko. May video ako dyan kung sino siya. Sabihin, kalimutan ko na ang pangalan. No? Sabi na natin si Jocelyn. No? At by the way guys, kung wala kang kakayahang magbayad ng abogado, at nandito po ang aking channel, ako po ang inyong online criminologist, nag-o-offer ng free service or free legal service online. So kung mayroon kang katanungan regarding sa legal assistant at basic lang naman, hindi mo kailangan ng abogado or nagtitipid ka. Or gusto mo lang matuto ng basic law, ako po yon. Tama po ang napuntahan nyo. Tamang channel. At hinihikayat po rin ko kayong mag-join dyan sa channel natin, yung kulay blue dyan. Pindutin yung joint membership para po sa inyong suporta. Meron po yung charge na sa ngayon ay 129 pesos. So, maliit na bagay sa mga legal basis, sa mga legal issue na dapat mo malaman. So ano lang po yan, hindi yung bayad. Kumbaga sa ano, monetary support para po mag-exist ang ating channel at patuloy tayong makatulong sa ating mga kapatid na walang kakayahang magbayad ng abogado. So, kumbaga sa ito ang channel na pang mahirap. At kapag member po kayo, ay sisikapin po natin na masagot ang inyong query through video call. Yun po. Kasi po, pag-usapang batas, ay medyo maraming katanungan na dapat hindi po tayo magkakasundo sa chat lang. Preferable time umaga from 8 a.m. to 11 a.m. o hanggang 12 a.m. or late night at 10 p.m. upward. Okay? So, wag na natin patagalin ang haba na ng aking intro, no? So, ito kong tap penalty sentence, guys. Sa mga walang kakayahang abogado at nawawala na ng pag-asa, ito ang kwintong totoo. Totoong nagutom ako dito, totoong napagod ako dito, na muntik kang pang lagnatin ng dahil sa pagpapile ng kaso. Yes guys, ito si Jocelyn ay nahuli noong October 9, 2021, na-apprehend siya sa allegation na theft or shoplifting, na mayroon siyang kinuha na assorted grocery, food and non-food, kahalagang 1,200 pesos. At iyon, kinabukasan ay siya ay na-inquest noong October 10, 2021, bandang hapon yun, mga 3 p.m. Na-inquest siya. At yon nanatili siya sa kulungan hanggang noong March 28, 2022. Nag-order ang honorable judge na sabi na natin dito sa amin, sa Gasmariñas, Cavite, na order for release. Although hindi pa na gagawa yung desisyon, pero gumawa ang judge, gumawa ng order release. Okay? So, what is the reason behind? Ano ba ang rason? Kaya nag-order si judge. So, ang rason, since na ang penalty ng 1,200 pesos ay sabi is aresto mayor lamang. So, ang aresto mayor, upon kicking, ay
from duration niya is 1 month, 1 day to 6 months. So minimum siguro to, minimum na aresto mayor. Or maximum na 6 months eh. So abot niya ng maximum. Oh, sige. Ayun po ang aresto mayor. So in short, si Yuselin ay nasuspect ay nanatili sa kulungan lang sa loob ng ilan? From 9, October 9 to 21 to March 28 to 2022 ay almost 5 months consumed sa kulungan. So kasi pag nanatili sa kulungan ng isang suspect ay counted po yun bilang penalty kasama yun sa final sentence. So yun. So rason, na-consume niya na ang possible penalty sa loob ng kulungan ng kanyang pagkakasala na pagnanakaw or theft or apprehension or shoplifting. Kaya ni-release siya. Okay? So habang gagawin pa ang decision or order for release. So 5 months lamang po. Sa halagang 1,200 to 5 months lamang po ang parusa ng theft. So, kung in technically speaking, aresto mayor. One, ang aresto mayor, eh, duration niya is 1 month and 1 day to 6 months. So, yun po ang true story ni, sabihin na natin sa alias na Jocelyn, na nakasuhan, na-inquest, nakulong, at ngayon ay nakalaya na. I don't know kung nasaan na siya ngayon. Siguro, tuloy pa rin sa pagnanakaw. Pre! O, kaya po yun. Maraming salamat po sa inyong pakikinig o sa inyong panunood ng ating video. See you again my next video. Ang inyong online criminologist po, Olicia ko. Thank you for watching.